Kami rin sa among gagmasan, guys, oh. Wow. Smile, baby! Smile! Smile, baby! Smile! Oh, see? Smile! Oh. Nakakatakot itong mga ginawa ng dalawang kuyang ito na hinawakan mismo nila itong critically endangered na Philippine tarsier. Ang pagkakaalam ko, kapag nakaramdam ng threat o kaya stress itong mga tarsier ay napag-alaman ng mga scientifico na pwede silang mag-self-destruct or mag-self-harm. Kaya nga, parang natakot ako nung hinawakan nila itong dalawang tarsier at kitang-kita nyo sa dalawang mata or sa facial reaction ng dalawang tarsier na medyo na-stress ata sila. Magsisilbi talagang aral ito at siguradong pagsisisihan ng dalawang kuyang ito ang ginawa nila sa mga tarsier. Tapos, kitang-kita na ito yung ebidensya na gagamitin sa kanila in any case na masasampahan sila ng kaso. Pero depende yan kung masasampahan sila or hindi. Pero ngayon, I think nakaka-receive na sila ng sarit-saring mga criticisms regarding sa pag-handle ng critically endangered species katulad ng Philippine tarsier. So correct me if I'm wrong kung critically endangered na siya or nasa endangered species na category. So nakikita pa rin natin dito na, if I'm not mistaken ha, na meron pa rin, mangilan-ngilan pa rin sa mga forested areas dito sa atin na may mga wildlife. So, pinapahalagahan natin ito. It's because kumukonti na talaga yung mga forested areas na merong ganitong exotic species. Yun nga lang kasi, kulang siguro sa enlightenment or kulang talaga sa edukasyon ang nag-vlog na ito. Kaya, malaking aral ito para sa kanila, lalong-lalo na at nagva-viral na sila ngayon. Pagmasdan niyo yung face ng tarsier, 'di ba? Parang terrified yung itsura niya, petrified, mga ganon. Kasi ang napoportray niya ay threat yung dalawang lalaking ito na kumukuha ng video na parang hinahawakan sila, tapos mapapansin niyo na distressed silang dalawa. Tapos meron pang smile, mga pagganon-ganon pa. So, habang pinapanood ko yung video kanina, tinitignan ko yung reaction ng dalawang maliliit na animals na yan. And kitang-kita sa face nila na parang hindi sila at ease, hindi sila comfortable na hinahawak-hawakan sila. And yun nga, naalala ko sa mga documentaries na kapag nakaramdam talaga sila ng stress, nagse-self-destruct talaga sila. So nakakatakot yung mga ganyan, no? Na klaseng type of animals na konting stress lang, ganyan na yung gagawin nila sa sarili nila. Pwedeng maharap sa kaso ang dalawang kuyang ito. So, ito yung pwedeng violation nila. Itong violation of RA 9147 na imprisonment of 6 months and 1 day to 1 year or a fine of 10,000 pesos to 100,000 pesos if inflicted or undertaken against other wildlife species. So, kapag nag-self-destruct itong mga tarsier na ito, baka aabot talaga sa 100,000 pesos ang fine nila. So, ano nga ba itong RA 9147? So, this program deals with the conservation and protection of wildlife and maintenance, restoration, and enhancement of their habitats. So, ito yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. So, under the Protection and Conservation of Wildlife, Biodiversity Management Bureau. So, yan po yung posibleng kakaharapin nilang mga kaso. At siguro, kay dalawang kuya na yan, I think hindi sila ata aware na merong mga laws na nagpaprotekta sa mga endangered animals, lalong-lalo na sa mga critically endangered animals. And ito yung isa sa mga nakakalungkot na ignorance of the law excuses no one. So, malamang sa malamang na hindi excuse yung hindi nila alam na meron palang laws na nagpaprotekta sa mga endangered species na yan. Kasi nga, sigurado at siguradong may haharapin silang kaso after ng video na yan. And syempre, importante rin na sa digital world ngayon na mag-conduct ng research
Especially kapag nag-explore ka o kaya kapag merong mga animals na bibisitahin mo, kasi meron din mga protocols, may mga laws na nagpo-protect sa mga animals na yan, and para maiwasan mo rin na masangkot sa mga legal issues such as maiwasan mo na makasuhan ka kasi baka hindi mo alam, meron kang laws na na-violate. Especially kapag isa kang dayo, isa kang tourist na bumibisita sa mga lugar na first time mo palang pinuntahan. Kung tatanungin niyo ako if bibigyan natin ng another chance ang dalawang kuyang ito, I would rather say yes. Kasi hindi naman sila nakatsugi ng tao, no? Naka-violate lang sila. Kasi nga, yung pagkakalam ko dito ay nagkaroon sila ng kulang lang sa awareness tungkol sa pagpapahalaga ng wildlife. So, parang tayo din na nagkakamali din, and kung minsan, humingi din tayo ng mga pagpapatawad sa mga tao na medyo naagrabyado natin. So, parang ganun lang ang buhay, no? Kaya pwede naman silang magbago, kaya lang, this will be a very hard lesson na ginawa nila at meron talagang ebidensya. Okay, so that's it, ladies and gentlemen. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito, and I hope nakarelate din kayo. Follow nyo rin nga pala ako sa Facebook page and sa Instagram ko, The Story of Anthony. Ayan po guys, Story of Anthony. So, thank you. Mag-suggest lang kayo sa comment section kung ano pa yung gusto nyo i-react natin. So, thank you and have a nice day.